magpababa ng kolesterol gamit ang mantika? Pwede ba yun, Dok? Pwede, sa pamamagitan ng phytosterols. Hi guys, I'm Dr. Junji Arapan, isang emergency medicine resident doctor, ang tropa niyong residente, and in this video, pag-uusapan natin yung phytosterols na yan. Ang phytosterols ay isang compound na nakikita sa mga halaman. Ang shape nito ay kamukha ng kolesterol, pero itong phytosterol ay may epekto na malaki ang may tutulong sa'yo, lalo na kung mataas yung kolesterol mo. Kung napanood mo yung huli kong video at kung nakafollow ka sa akin dito sa Facebook o sa YouTube, maaalala mo na mayroon tayong good and bad cholesterol. Basically, yung bad, yung bumabara sa mga ugat natin at nagiging dahilan ng mga sakit. At yun namang good ay yung kumukuha ng mga bumarang taba na yun sa ugat natin at ibinabalik siya sa tamang lalagyan niya. Kaya ano namang kinalaman yan sa phytosterols na yan na sinasabi mo, Dok? Ayon sa mga pag-aaral, ang phytosterols ay kayang magpababa ng ating bad cholesterol. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pag-block o pagbawas sa pag-absorb ng katawan mo ng cholesterol. So syempre, pag di mo ma-absorb yung bad cholesterol, di na siya makakabara sa ugat mo. Very good yan, sir! Eh kung gano'n naman pala, di pwede na akong hindi uminom ng gamot ko, Dok. Di pa rin pwede yan, Lods, dahil ito ay nakakatulong lamang, supplement kumbaga. Pangdagdag lang ito sa tamang diet, regular na exercise at tamang pag-inom ng mga gamot na nireseta sa iyo ng iyong doktor. Pero pag dumating naman sa punto na naibaba na yung kolesterol mo, pag-usapan nyo ng doktor mo kung pwede na niyang tanggalin o bawasan man lang ang iyong gamot. Ah, okay, okay. Eh, kung ano ba, gusto ko niyang phytosterols na yan. Saan ako pwede kumuha niyan, Dok? Madaming pwedeng pagkunan ng phytosterols. At dito pumapasok yung mga sinabi ko kaninang mga mantika. Nakukuha natin ang phytosterols mula sa mga vegetable oils kagaya ng corn, sunflower, soybean, olive oil at ang canola oil kagaya nito na fortified talaga o dinagdagan talaga ng phytosterols. Sinulatan na ng nanay ko kung kailan siya mag-expire. So, alam nyo talagang ginagamit namin. So, hindi ibig sabihin na mataas ang kolesterol mo, eh bawal ka na sa mga prito. Pero hindi rin naman ibig sabihin na canola oil with phytosterols ang gamit mo, eh araw-araw ka nang naka-fried chicken. Importante talaga ang balancing pagkain at tamang exercise, lalo na ngayong malapit na ang holiday season. Naka-umatic na yan sa mga handaan. Crispy pata, kare-kare, Shanghai. Siyempre, hindi mo wala yung Shanghai. Lechong kawali, lechon, oo. Ano ba? Mga isaw. Oo nga, sinabi mo ba isaw? Chicharon, crispy pata. Alak, siyempre. Wala yung alak. Sisig, tsaka iba pang mga pagkaing putok-batok ka talaga. Kung sakaling maghahanda ka ng mga ganito, at least make sure na healthy ang cooking oil na ginagamit mo. At dahan-dahan sa pagkain. Pwede ngayong gabi. Sige, party-party ka. Pero bukas at sa buong linggo, gulay at prutas ka muna para mabawi mo naman yung mga kolesterol na kinain mo. In summary, tulungan mo ang iyong heart na maging happy, make sure na yung cooking oil mo is high quality. Alright. It's been me, Doc Junji, ang tropa niyong emergency medicine resident doctor. Thank you for watching. I'll see you guys on the next one. Peace!